Sometimes your finance discipline and judgment. So I counsel someone that it seems that what is happening, suffering and this are meant for the believers to na mangyari because of their faith or whatever. No? And there are things in life that could steal yung dimension or yung lawak ng trials sa isang Kristiyan. At hindi natin dapat tayo magkamali yung pagkakaya ng trials, discipline, and judgment. At siguro dito magkakaroon tayo ng isang maliwanag na paghikain kung ano man yung maliwanag, ano nangyayari sa isang tao, sa iyo, ito ba'y disiplina ng Diyos? Ito ba'y pagsubok sa aking pananampalataya? O pamamaga I'm about to be judged by God. I have realized that that is meant for destruction. So there are things ngayon that could never find your differences. So we're going to study this and what. So how do we recognize your trials, discipline, and that's paano makikita, makapag-unawa, makapag-tanto yung pagkakaya ng pagsubok, pagdisiplina, at ato ng Diyos. Una, trial is God willed suffering to purpose and blessing the believer. Ang pagsubok daw o yung mga testing sa buhay ay hinayang ng Diyos, wala man sa ibadaras na kaipitan ng pagsubok na yun, ang purpose doon ay pagpalain ng believers to the outcome. So the reason for that trials to be blessed after those trials have been made sa isang Kristiyano. It is God's will. And you cannot say that hindi ito, ano lang ito, ordinary lang yun. If it is God's will for the one to suffer for His purpose, then he will be blessed after that. Amen? Ito pa sabi, try natin. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. If you are reproached, o kung kau ay dumaras ng pag-aalipusta, pag-aalusa, pag-hama, kaya lahat po yan. For the name of Christ, blessed are you. For the Spirit of God and God's resurrection on their part, He is blasphemy, but on their part, He is glorified. The first thing I want that, but let none of you, ito po yung bilang, but let none of you suffer as a murderer, as a thief, an evildoer, or as a busybody in the people's matters. So he is defining the sign that the trials for the believers because for the sake of Christ. And he was trying also to say that not all suffering are byproduct of your faith, and not all suffering or your trials are byproduct of something that meant for you to be tested. And sabi doon, there are things that it seems look like trials or testing, but it's already a product of murder, thief, and so on. Yung suffering ng isang Kristiyano dumadanas ng pagsubok dahil sa kanyang pananampalataya ay kaiba po doon sa dumadanas ng hirap sa buhay na bunga ng kanyang maling gawin. So kung yun ay maling gawin, yun ay produkto ng consequence. Hindi yung produkto ng pagsubok ng Diyos. Kailangan ma-identify mo yun eh, kasi malaman niya na ipapagkamali ng Kristiyano na yung nangyayari sa kanya ay pagsubok, pero yung pala yung bunga ng kanyang kamalian na kanyang pinagdudusahan. So kapag yun ay pinagdudusahan sa Kristiyano na bunga ng kasalanan, hindi niya magagawa na yun lamang ay maalis, kundi kinakailangan magtanto niya kung yun nga ay isang bunga ng pagkakamali. Yeah? If anyone suffers as a Christian, sabi ko, let him not be ashamed, but let him glorify God in his matter. For the time has come for judgment to begin in the house of God. Saan na magsisimula ang judgment? Sa house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? That is very important because God always makes first to judge his people, even if it looks like discipline or trials. It is meant for the believers to be blessed later part. Amen? Now if the righteous one is scared to say, where will God then see that appear? Yeah.
Kung yung mga Kristiyano, yung natong mga lumalakad ng matuwid, ay napakahirap yung kaligtasan na dinadanas sila. Lalo pa kaya yung mumuhay ng liko, mumuhay ng sa ilalim ng kasalanan, saan sila atak at tumating araw? Sapagkat yung judgment at sa hindi pwede mapigilan o hindi pwede niya na maaaring sa tingin ng mag-delay. Pero sa libro ng Diyos, meron pa rin yung pagsuta o pag-ato. Therefore, let those who suffer according to the will of God, to his resource to him in doing good as a faithful creator. So, yung mga Kristiyano, magdadanas ka ng hirap o mga panahon, suffering, pagdurusan, kung yun ay katawan ng Diyos, ikumin mo yung sarili mo na sapagkat sa Panginoon, meron ginagawang mabuti ang Diyos sa pagbabago ng iyong panuwa o paglilinis ng Diyos. Amen po? So, a person, if anyone undergoing trials, when he suffer for no reason, that we can say that is the suffering due because of his faith. Because such suffering is God's will and desire to encourage, to strengthen, and to mature the believer, even though he was always nago sa ganung sitwasyon. Kasi may mga sitwasyon sa atin na napakahirap mo siyang tanggalin dahil hindi mo alam kung paano alisin. Amen? Naunawaan niyo po? Example na, if anyone suffer in financial difficulties, there are two products of God. Either you mishandle God's blessing, or God meant for you to stay in its lower part because He doesn't want you to go out beyond doon sa kanyang blessing. Amen? So napakaliit ng temptation between a faithful believer and the temptation of the devil. Why? Kasi most of the time, if you are suffering because of lack of things, like other hands, you are being tempted to draw, to withdraw with God's contentment and embrace something beyond your control. Naintindihan niyo ba? Kasi kapag yung beyond your control, yung mapay na hinahawakan mo, you can waste whatever God extended to you as a form of blessing. Agree? Because He will never give you something beyond your means of living because He always gives according to your needs. Yes. When He extends the blessing to you more than what you are able to receive, then there's something of purpose that God meant for that, that you will never take a risk to use that against God. Kasi pwede mong gamitin yung laban sa Diyos eh. Paano? Kung sisirahin mo yung pagtitiwala mo sa Diyos dahil sa mga bagay na yan, mawala yung trust mo sa Kanya. Yes. Bibigyan ka ba ng Diyos para alisin yung trust mo sa Kanya? Hindi po. Amen? Amen. Naunawaan niyo po? Kaya na yung treatment sa atin bilang Kristiyano, ang reason naman yung kapag ikaw ay inaapi ng boss mo dahil ikaw naman ay gumagawa ng tao. Amen? Hello? Pero kapag mali ang ginawa mo at ikaw ay binawa sa mga sweldo, huwag mo sabihin trials nyo. Amen? Tama nyo? Kung nawala ka ng trabaho dahil meron kong ginawa na hindi sa'yo, huwag mo sabihin sinusubo mo ng Diyos. Hindi ah. But because you are believed that you are paid and then there is nakikita yun eh. Kung ano man ang gabi sa'yo, God has something for that. Dinalisan mo. It's not about the crime or wrongdoing, but because what is doing is right. Not because everybody is doing, we're going to follow whatever everybody is doing, which is right for them. Hindi lahat ang gusto mong tumalo sa pangin, susundan mo kung gusto nilang tumalo. So, meron mga bagay na yun. So, ang purpose mo nun is to bless and to cause rejoicing. Kasi after you've been tested, you've been tried by God, there's a rejoicing because God will now about to take your part of blessing to raise you up. How do we know that? Example si Job. Job has nothing to do with wrongdoings. He was being tried because of his being righteous. And even God, anong sabi ng Diyos kay Satanas, di ba? Nakita ko si Job yung aming lingkod, walang patulad niya. Walang patulad niyang matuloy sa lupa. Yes. Mismo ang Diyos ang nag-comment at nagbibiglara
ay walang mali na ikita ang Diyos para sa ituloy doon sa bagay na hatol ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, subukan natin. Amen? Tingnan natin kung talaga hanggang sa kanya si Diyos. Ibigay mo siya sa akin. At kapag hindi ka sinumpa niya, so sa tingin ko na Diyos, paling sa Diyos, hindi ko ha? That is where I'm going to be surprised because yung righteousness of Job is something from the outward form na kapag yun ay tinanggal mo, lalabas kung sino lang si Job. Hello? Ganun tayo eh. Kapag tayo nasa loob ng blessing ng Diyos, material you are blessed. Hello? Kapag inalis ka ng Diyos ko, at inalis ko, doon ang manifest that you will never leave for God. Yes. You are not ready to embrace every trial. Gagawa kung yun ay maghihintay para kayo malayo sa kanya. So ang tapo kayo ng Christian, he must endure. Amen. Amen. He must endure. He must pass through the testing. Yes. And the reason behind the testing, along the way, then so be God going to let him right. Hello? Kaya ako pag pinagtatanong sa akin, basta ba't ito? Parang hirap kong buhay namin. Ang sagot ko kagad eh, nagtatayos ka lang. Kapag umiiksa mo ka, sagot mo lang tayo pag-usapan. Yes. I don't need to explain mo. Yeah. Because you want to become a rabbi. You agree? Amen. Ito lang nga, ay, alam mo ba't ito talaga yan? Kasi kailangan mo talaga, kailangan mo nakatan. Hindi na. Amen. Kapag hindi niya ako masagot sa gano'n, masalot dahil na kung bakit mahuhulog ng Diyos o bakit inaagaw ng gano'n kasi hindi mo niya alam sa tama. Yes. Nasasabi lang ni Sister kanina, ni Sister Emma. Amen. Maganda sa Tagalog yun. Amen po? Kasi nanalamig ka nun eh, right? Pag nasa trials ka, manalamig ka, ayaw mo makinig, ayaw mo lumano. Panay-panood mo ng TV na lang kasi parang pag gusto mo nalang alimin sa kanilin mo. Pero sa totoo lang, you're being discouraged because you are not expecting that now God is trying to na parang kami, parang tao din, bigla kang hinold up ng Diyos. O at aso kami magtingnan natin if you're willing to surrender everything before. But at the end of that, you're becoming more closer to God. You know why? Because no one can help you and neither will help you in times of troubles. Only God will be there. Because everyone who lives in this world, anything that they want to extend is a product of something that you must return back. Hello? Walang tulong na binibigay ang hindi mananampalataya na hindi umaas at ibalik sa kanilang tulong. Kristiyano lang meron nun. Kapag nabubuhay ka sa Diyos, hindi mo inahayaan na agawin yung bagay na binigay mo na may kapalit. Kasi sa'yo, galing naman sa Diyos, bakit mahanapan ang kapalit? Amen. Kung binigay ka sa akin yun ng maluwag, ibibigay ko yun ng maluwag sa iba na hindi ko kinakailangan tumingin na suple. Amen. Pero kung isipin mo galing sa hirap mo yun, maghihinaya ka mawala. Do you agree? Diba? Galing sa pagpapagal mo, galing sa pagkatrabaho mo, kapag nawala yun, bilang mo sa kumbisin sa sarili mo na nawawala yung bagay ang pinaghirapan mo, ang tanong mo doon, mga kapatid, sa likod ng maghihirap mo, saan galing yung lakas mo? Saan galing yung talino mo para makapagtrabaho? Saan galing yung kinakain mo? Hindi ba bumayan ang biyaya ng Diyos? Nilagyan na ng tao ng bayad ka, pero sa Diyos, walang bayad ka. Amen? Amen. Nung nilikahanan ko siya, binigay kay Alan, after 1,000 years, siya pamatis na yan, may bayad na yan, kaya sabi kong kanan. Wala, hindi lang ito. Bago na makikita na agad, yung kakainin niya, nakaredy eh. Ito. Bago pa matumpasan, yung mga pito-pito, walo-walo, saan siya? Ng mga herbalist, sa nabi na ng Genesis,
Kay Noah na yun, dahil si Noah, umiinom, gusto yata ng tulutan. Eh, yun ang pa. Naintindi niya. Tapos ngayon, mabalik tayo na, right? Hello? Hello? Ayun, kahit papalit yung mabalik. Hindi, hindi ko siya. Nakapabalik. Kasi nga, hindi mo lang napantang ko. Kung kayo kumisi na buhay mo, at saka magugulay. Amen. Hello? Dati kung pinapas niya, may isang may patapatang mga 15, 20, puro kanlihan, puro tosino, nagulig siya. Papaitan, di ba? Ayun, medyo dumatagan na. Ano po, sarap pala yung mga kailangan pala, ganyan, ganyan. Amen. Natutunan mo na kayo yung mga malunggay. Bigla ka na sarapan. At ngayon, may pamulito ka na. Ay, paborito ko yan. Paborito ko yan. Hindi yan ang paborito. Ay, bakit inaayin din yung paborito. Amen. Hello? Ano ba kayo?